Good day everyone, this is Edward Goy from Honda Cars Passing, and today mag-check tayo ng Honda City 2024 Year Modern Hatchback. So ito yung Honda City ngayon. So i-check lang natin guys kung ano yung difference niya between the 2023 or yung previous model ng Honda City Hatchback. So samahan niyo. Guys, welcome back to my channel. So today, i-check natin yung difference niya from the 2023 or previous model natin ng Honda City Hatchback and itong latest natin na Honda City Hatchback 2024. So mag-start tayo sa front features or exterior ng Honda City. So number one na nagbago sa kanya is yung sa Honda Sensing. Sa Honda Sensing ng Honda City natin, napakatagal niyang hinintay. Kasi yung previous natin, walang Honda Sensing. Sa Honda Sensing, meron tayong adaptive cruise control, with low speed follow, lead departure, meron tayong auto headlight or auto high beam and low beam sa headlights natin for the Honda Sensing. Meron din tayong collision mitigation braking system, lane keeping assist, tsaka road departure. Then next is, same pa rin yun, green glass laminated pa rin to. Wipers natin, wala pa rin naman nagbago. Sa hood natin, yung design ng hood natin, same pa rin siya sa previous models natin. And then, sa headlight natin, same pa rin naman siya. So, same design siya, pero syempre, since nagkaroon tayo ng Honda Sensing, meron na siyang auto headlights, tapos meron na rin siyang auto high beam and low beam. So, same pa rin ito, itong part na to, piano black pa rin siya. Then dito, sa bumpers niya, dito tayo magkakaroon ng major difference from the 2023. So yung grills natin, matte black siya dito sa part na yan, and honeycomb with RS badge. So RS badge, yung dati kasi medyo parang medyo maroon, ngayon mas, ano siya, mas naging parang sporty yung pagkakaroon niya. And mas naging bold, mas naging malaki yung grills natin. So, malaking factor yan sa magiging ventilation ng engine natin para mas magiging malamig, hindi siya mabilis mag-overheat, which is hindi rin naman siya problema sa any Honda models natin, yung overheating. Tapos dito sa may, dito sa pinaka-lower part natin ng grills natin, ganun, meron pa rin siyang honeycomb pa rin. And then, ito, katulad siya ng Honda City sedans natin na para siyang carbon. Ayan o, oh, yung carbon niya. Pero hindi siya same, ano ah, hindi siya same design ng sedan natin. Ibang-iba pa rin kasi yung design ng sedan natin. Kasi yung sa sedan natin, nag-extend tong chin niya papunta dito sa fog lights. Then isa pang nagbago sa kanya, yung housing ng fog lights. Same pa rin naman siya, ito. Sa lens ng fog lights siya, same pa rin naman. Pero yung pinaka-housing, kasi dati parang ito, wala to. So nagkaroon siya, medyo mas naging sharp siya. And then, syempre, yung sa bumper yan, nagkaroon na malaking pagbabago. Kaya medyo naging sharp siya, mas naging aggressive tingnan, and very youthful tingnan yung pinaka-Honda City natin right now. And then, syempre, ito, flagship color natin, Sonic Gray Pearl. So walang additional 20,000 to ha, hindi porket pearl siya additional 20,000. So ito yung pinaka flagship color natin, pinaka bago nating kulay. Yung sporty blue meron pa rin tayo, ignite red meron pa rin tayo, meteorite gray meron pa rin tayo, and syempre yung platinum white pearl natin with additional 20,000. So check natin itong gilid. So sa side part naman natin ng Honda City Hatchback natin, ito nagbago kasi dati is two-tone siya, ngayon tinatawag siyang Bernina black. So black na black lang siya, gloss black. Actually hindi siya high gloss black eh.
Yan, Bernina Black, mas black lang siya. Unlike sa dati natin, 16 inches pa rin naman siya, pero 2-tone kasi yung dati natin. Yokohama pa rin, tapos Blue Earth pa rin, yung pinaka brand ng gulong natin. Tapos yung specs ng gulong natin is 185-55 R16 or 16 yung pinaka sukat. 16 inches yung pinaka sukat ng mugs natin. Tapos sa brakes natin, same pa rin naman siya. Disc brake or solid disc brake sa harap, tapos drum brake sa likod with equipped na siya ng anti-lock braking system. Tapos meron din siyang tinatawag na Vehicle Stability Assist or VSA. Tapos yan, may naka-rustproof din naman siya. So ito, same pa rin naman siya ng dati yan. May factory rustproof siya. Pero dito sa Honda Pasig, nag-offer pa kami ng additional na rustproofing. So meron tayong cyber rustproofing for full body or undercoat. Then, ito, sa side mirror natin, integrated pa rin yung side turn lamp natin. Power fold pa rin siya, pero hindi automatic fold. Ha? So, meron tayong switch dun sa loob para ma-fold siya. So, glossy black pa rin siya, high gloss black. Tapos dito, yung shark fin antenna natin, high gloss black pa rin siya. Dito naman sa pinto natin, smart entry pa rin siya. So, smart entry, nasa yung key fob within 3 feet, hawakan mo lang ito, mag-unlock. Pindot nyo, pipindutin na itong block button na to para to lock yung mismong button. Tapos meron siyang additional features sa ngayon. Meron tayo kinatawag ng auto walk away, auto door lock. So walk away within 5 meters, automatically maglalock yung kotse natin. Then isa pa nagbago sa atin with the sedan. Sa sedan lumabas na rin itong pagbabago na to is yung side seal natin, yung side skirt. So side skirt, nagkaroon siya ng additional skirt. So, dito naman tayo sa likod. Sa likod, same. Ito, upper part design natin, features ng Honda City hatchback natin. Same pa rin, may parang maliit siyang ducktail. Ito, same pa din siya. LED pa rin yung pinaka taillights natin. Tapos parang combination, parang medyo smoke lights and smoke headlights. Dito, same pa rin yung portion na to. Itong character lines na yan, same pa rin sa previous model natin. Tapos meron pa rin siyang reflectorized. Ang pinaka-major na nagbago sa kanya is ito. Itong part na ito. Itong diffuser. So yung diffuser natin, mas naging edgy siya. Tapos, carbon yan, no? Parang kala yung sport. Sa mga sports car, nakikita itong diffuser na ito. So ano bang purpose ng diffuser? Sa mga diffuser kasi, ang ano dyan. Kaya meron siyang part na ganyan is sa aerodynamics niya, nare-release niya dito yung hangin. So, for example, kung naka-scoop lang siya na ganyan, nai-scoop niya or nagkakaroon ng dragging sa hangin. So, mas sa performance, syempre, mas magiging mabagal. So, ito, dinidiffuse nyo lang dito. Nilalabas nyo lang yung hangin dito sa pinaka-lower part natin. Then, yan, same lang to, napakaganda, napaka sporty tignan. Dati kasi mas round siya. Tapos meron pa rin tayong back camera. So yung back camera natin, we have 3 modes. Meron tayong normal mode, wide mode, tapos top view. Sa top view, may kita nyo tong part na to. Yan, para sa pag nagpo-park kayo. So yun, dito naman tayo sa may, ano, sa may trunk. So nandito na rin lang tayo, check na rin natin dito yung trunk space niya. So, nasa over 300 liters yung ano natin, trunk capacity natin, tapos over 1,000 liters pagka finold natin yung dalawang 64-40. Tapos dito naman yan, so nandito ilalagyan na ng tools natin, so wala lang siyang leather. Tapos may mga compartments tayo dito just in case may lalagay tayo dito ng iba pang mga gamit. Yan. Tapos yung space saver natin na reserve tire nandito sa may likod. Ayan. So yun, meron pa tayong tonneau cover. Ito yung tonneau cover natin. Ang purpose ng tonneau cover para pag may mga valuable things tayo, for example, may mga bagay tayong nilagay dito, sapatos or any gadgets, pag sinaraduhan natin yan dyan, ayan. So hindi makikita yung pinaka-compartment ninyo nakasarado kung maga naka-cover yung tonneau cover natin. Then later, didiscuss natin mamaya yung ULTR. So, samahan nyo guys pa rin dito sa pag-check ng Honda City Hatchback. Then, check natin dito sa loob. So, sa key fob natin, dalawa key fobs natin. Tapos, ang maganda dun sa key fob natin,
meron siyang remote engine start. So, pwede niyong i-start yung kotse using the remote or yung key fob. So, dito sa side, same pa rin, yan. Naka-tweeter pa din siya. Power side mirrors, pwede niyong i-fold. Adjustment, power, all power na siya. Central lock, nandiyan na. Lock ng windows, and switches ng mga windows natin. Sa ilalim naman yan, meron tayong RS pedal. Ganyan pa rin naman yung previous natin. Black pa rin, bead curtain airbags. Yan, black ceiling. Then, dito naman, ang pinaka-major na nagbago sa kanya. Itong 4.2 na TFT natin sa information na to. Since nagkaroon tayo ng Honda Sensing, yan, nagkaroon na rin siya dito. Kasi dati, parang black and white lang siya. Kung familiar kayo with the S variant ng Honda BRV na black and white lang. So, nakalagay lang dyan yung mga, ano natin, like, mga kilometer per liter natin, ganyan. So, ito, yan. Makikita nyo na dyan yung sa mga collision mitigation braking system, yung adaptive cruise control lang dyan. Pag binuksan nyo yung pintuan, nalabas yun. So, ngayon parang ano lang, lobot and wala tayong susi dito sa ngayon. So, hindi ko siya ma-display. Then, yan sa mga vents natin, naka-piano blocks or high-gloss block. Then, high-gloss block din. So, difference niya between the sedan, yung sedan, di ba, pula. So, ako mas, ano, mas okay sa akin ito, itong high-gloss block. Dito naman sa left side natin, ito yung sa on-off ng vehicle stability assist natin. Ang vehicle stability assist natin, or VSA naman, so, pag-control siya ng traction. So, for example, sa mga curve lines, para hindi tayo, or i-assist tayo ng mismong kotse, para hindi tayo mag-understeering or oversteering sa mga curve lines. Yeah. Tapos dito sa ilalim, lower part po din, bukasan ng ano natin, gas tank natin, and sa engine bay. So buksan na rin natin, balikan natin mamaya yan. So steering natin, telescopic pa rin siya, and tilt and telescopic. So, up and down, nagagalaw siyang ganyan para ma-adjust nyo kung saan yung mas komportable sa pag-drive, and pwede nyo siyang hatak. Ayan. Tulak tsaka hatak. Sa BRV, wala ito ah. Sa Honda City lang meron tayong yun ito. Tapos, syempre, hindi pa rin naman nagbago. Leather, genuine leather pa rin with red stitches yung ano natin, steering wheels natin. Ito naman for ano yan, adjustment ng lights, ng cluster panels natin. Dito sa headlights natin, on off, and meron tayong auto. Since may Honda Sensing na tayo and auto headlights, yan, meron na siyang auto dito. Paddle shifter, meron pa din. Paddle shifter, itong dalawa, plus and minus. Automatic transmission siya, pero pwede niyong manual transmission using the paddle shifter. Audio controls, dito. Pati sa mga, sa TFT natin, controls, andito rin. Up and down, enter yung pag-clinic nyo itong scrolls na to. Bluetooth hands-free. Yan. SRS or airbags natin. Front, passenger, and driver sides. Mayroon din pa rin siya. Dito sa may right side naman, ito yung ACC natin or yung adaptive cruise control natin. And with low speed follow siya. Lane keeping assist. Tapos ito, kung gaano kalayo sa adaptive cruise control natin, yung distance na nasa harapan nyo, yung ipo-follow nyo yung unit or kotse sa harapan. Yan. Tapos plus and minus, pwede nyo i-manage yung speed natin while using the adaptive cruise control. So, syempre ito, sa wipers, wala naman nagbago, same pa rin. Push start, engine, meron pa rin siya. Yan. Tapos dito naman, ganun pa rin naman yung size niya. Ang maganda lang dito, wireless na siya. Yung Apple CarPlay natin and auto Android, hindi na natin kailangan ng cable if gagamitin natin siya. So, phone mirroring, wireless na siya.
So, napakaganda yan. Aircon natin, same pa din. So, sa mga ibang models natin ng Honda, yan dito lang, may mga Max Cool. So, since, syempre, naka-leather seats tayo dito sa Honda City Hatchback. Pag nabilad sa araw, medyo mainit. Kung gusto nyong lumamig agad, Max Cool nyo lang. Tapos, pag malamig na ulit yung cabin, pilitin nyo ulit yung Max Cool para dun sa default nyo or pinaka-settings nyo, babalik siya ulit. Ayan, auto-climate, auto-control, yan, sa aircon. Tapos, itong part na to, yung sa thermostat natin, pwede natin, dito natin ma-adjust yung lamig ng aircon natin. Sa front vents natin, rear defogger, ito sa positioning naman, kung gusto mong sa harap, combination sa harap, ang dilalim or yung front. Air circulation natin. Air circulation natin, yung mahamin yung labas, pero kung since nandito tayo sa Manila, or kahit hindi tayo nasa Manila, kung gusto nyo hindi agad dumumi yung air filter nyo, maganda lagi ito naka-on. AC, on-off ng AC. Since meron siyang on-off ng AC, kung gusto nyo lang mag-fan or blower na walang lamig, pwede nyo pindutin to para mag-off yung sa compressor natin. Dito naman is yung adjustment naman ng blower natin. And ito yung pinaka-on-off ng aircon. Ito part na to, leather pa din. So medyo against the light. Ikot na lang tayo dyan mamaya. Dito sa lower part naman, sa may ano natin, sa may shift knob natin, yan, meron tayong mga lalagyan nandito. Compartments, yan. Tapos, sa USB, and sa phone, kung hindi, wala tayong Apple CarPlay, yung phone natin, or Android. So dito, kakabit nyo lang po. Dyan, USB. Power outlet natin, or yung cigarette lighter, outlet yan. So up to 180 watts maximum niya. So yan, lalagyan na ng barya, kung ano-ano yan. Cup holder, dalawa. Tapos may mga bottle holder tayo dito, so apat. Pwede natin lagyan ng bottle holder. Tapos dito, icon button para mas maging matipid yung pagdadrive natin. Yung fuel efficiency niya mas maging maganda. Dito, meron tayong park, reverse. Sa reverse natin, meron tayong reverse camera with 3 modes. Normal mode, wide mode, tsaka top view. Neutral, drive pag gusto nyong eco mode lang, S pag gagamitin natin yung paddle shifter, and ang maganda dito, maganda siyang laging ginagamit for example sa mga for engine brake pag nagda-downhill tayo. Yan. So kung gusto nyong mas aggressive yung engine, S mode lang. Itong part na to, meron pa rin siyang leather and red stitches. Yan. So handbrakes natin, manual pa din. Pero mas sa akin mas okay ganito kasi mga electric. So ay medyo traditional lang ako. Okay na din. Pero syempre kung gusto mong futuristic or ano na, modern na, pwede yung mga electronic handbrakes natin. Ito mga lalagyan na ng phone. Yan. Armrest meron pa rin siya. And leather siya with red stitch. And may with compartment. Tapos yun, may, yun na, naka-chrome handles pala siya. Lipatan tayo sa kabila kasi against the light tayo. Isa sa nagbago sa Honda City Hatchback natin, mas dumami yung leather natin. So, ngayon, new design na siya. New design ng seats natin, RS seats. Yan. Tapos may mga suede pa yan. Ito. Tapos leather. With red or maroon. Touch siya. So ito yung side tan niya. Mga side panels. So yan. Ito. So ito naman yung point of view pag passenger ka naman. So, daming pinipindot. Glove box. Okay.
So ito yung point of view ng passenger. So dito naman, yan, meron tayong mga ano, salamin. More or less itong naka-display na to dito ngayon sa amin is test drive unit namin pa. Tapos, normal or yung ano lang, walang auto, ano, auto dim. Pero pwede yung manual i-dim, yan, ito. Ito yung use niya sa mga hindi nakakalam. Pag yung sa gabi, medyo naka-high beam na sa likod nyo, pindutin nyo lang yan. Nakikita nyo pa rin, magre-reflect pa rin dito yung likod nyo. Pero yung mismong ilaw, magdi-dim siya. Tapos ito yung camera ng Honda Sensing o yung mismong sensor. So, yeah. Sobrang simple, sobrang ganda. So, guys, check natin dito sa likod. Dito naman sa likod, yan. Meron pa rin siyang second row vent. May second row vent siya, tapos may mga charger siya. Tapos dito sa may upuan niya, ayun, meron siya sa ilalim. Oh. Ayan, check nyo yung mga sedan, wala yung ganito. So, pwede pa kayo magtago-tago dito sa mga ilalim nyo ng kotse. Lalo, especially for the hatchback. Tapos, ayun ko, same lang dito sa ano, pinaka-floor. Pero ito parang sobrang luwag. Yung Honda City hatch natin, parang ano siya eh, parang magic. Parang kala mo maliit sa labas, pero pagka nasa loob ka, parang luwag pala. Yan o. Cup holder, meron pa rin tayo. Center, ano natin, armrest natin, meron pa rin siya. So same din yung design niya from the front and back. Yung mga suede lang niya, mas madami dito sa hatch. Sa ano, sa unahan dito, yung mga suede support na yun. Tapos may mga back, ano, back pockets ng upuan, meron pa rin siya. Yan, basta yan, curtain airbags, lahat ng window natin, tapos side airbag dito sa gilid ng upuan, passenger side and driver side, meron siya. And meron din siya doon sa driver side, sa unahan, and passenger side. So may mga hill start assist din tong kotseng to. Meron din tayong ESS na tinatawag, emergency stop signal. Ayan. So mga hindi na yun na-discuss, yung hill start assist, hindi siya basta-basta umaatras. Emergency stop signal, yan yung pagka nag-emergency stop ka, na gano'n ka, nag-heartbreak ka, mag-signal lights lahat ng, ano natin, mag-hazard siya. Nag-hazard siya, bakit siya nag-hazard? Para to inform yung nasa likod nyo na may something na nangyari doon sa unahan kung bakit ka nag-stop. So yun. Ngayon, buksan lang natin itong hood. So ngayon guys, bubuksan natin yung Honda City. Check natin yung engine. So yun, pag chinek natin yung Honda City natin dito sa mismong under the hood natin, makikita niyo yung mga part na to. May mga para siyang fold na ganyan. So, yan yung mga crumpled zone natin. Yung crumpled zone, sa hindi nakakaalam, siya yung nag-absorb ng impact during collisions natin. So, yung G-con body structure natin, nandiyan na rin. Kumbaga, yung pinaka-chassis natin, yung pinaka-body structure natin, yung G-con. And then, ito, sa engine natin, wala pa rin naman siyang pinagbago. Sa engine natin, same pa rin siya yung L15 na tinatawag natin. 1.5 liter pa rin siya with the maximum horsepower or PS natin is 121. CVT transmission pa din, so walang nagbago dito. Nandito yung mga ABS module natin. 1SM yung pinaka-battery natin. Sa battery natin, 1 year lang yung warranty natin. Computer box, nandito pa rin sa labas. Fuse box, nandiyan pa din. So normally, pagdating sa maintenance natin, sa maintenance ng kotse, ang unang ano natin, unang buwan natin or first month or 1,000 natin is libre. Next natin is every 6 months or every 10,000, whichever comes first. Sa warranty naman natin, sa battery, 1 year lang yan. Tapos the rest is
100,000 kilometers or 3 years, whichever comes first. Pero meron kaming binibenta extended warranty na dito lang sa Ayala na ma-avail ninyo. So ngayon, guys, check natin yung ULTR. Sa ULTR naman, kinagandahan sa ULTR, yun nga, di ba, very ano, flexible yung upuan natin. So for example, mahilig kayong mag-camping. Ay, mamaya na pala yun. Doon muna tayo, mag-start tayo sa utility. Sa utility, yan, pwede nating i-fold yung second row natin, 60-40. Yan, tapos dito sa kabilang side. Yan. So ito yung yun niya, utility niya. So mas magiging malaki yung compartment natin. Next is UL, yung long mode naman, ito naman sa long mode. Hanggalin lang natin tong headrest natin. Tapos yan, ihiga mo. Ayan. Sa long mode naman, ito, yung maganda dyan, kunyari, mahilig kayo mag-surfing, pumunta sa La Union, lagay yung surfboard dito, hindi nyo na kailangan ng roof rack or yung crossbar. So, yan. Paano siya naging long kasi ganito? Yan kasi, pwede pa rin maupuan dito sa likod. Tapos yung part na yan, long, for example, yung pinaka, ano talaga dyan, pinaka-example talaga dyan, yung pinaka surfboard, nalagay lang natin dyan, yan, dito. So yung surfboard, pasok nyo lang dyan. So yun nga, hindi nyo na kailangan ng roof rail or roof racks. Tapos next is, tall mode naman. Sa tall mode naman, ganito naman sa tall mode. Tall mode kasi, ganito. Paano siya naging tall? Pag may nilalagay kayong any appliances or halaman na hindi kailangan or hindi dapat ma-fold, lagay nyo lang dito. Yan, mataas kasi. So, yun yung pinaka-tall mode natin. And lastly, is yung refresh naman. Sa refresh naman, yun yung pwede kang magpahinga. Refresh mode. So, first gawin natin is isagad nyo siya dito sa harap. Yan. Pwede kayong mag-refresh mode. So yan, refresh yan. So yan lang, yun ang mga magaganda sa Honda City or especially for the hatchback. Kasi ito, nag-start siya sa, kung alam niyo yung RD1 or yung first generation ng Honda CR-V, yung mga modes na yon meron na doon. So sa, and then na-adopt siya ng Honda Jazz. Tapos Honda Jazz, next is na nagkaroon ng HR-V naman, meron din mga ganyan ULTR mode sa HR-V. So yun, pagka ano naman, susoli niyo lang, napakadali lang. Balik niyo lang ulit yung mga headrest. And yan. So, yun yung kinagandahan sa hatchback natin. Compare sa sedans natin, very flexible yung upuan natin. So, yun guys, kung interesado kayo sa promo natin with the Honda City hatchback, kontakin nyo ako, iwan ko yung number ko dito. Tapos, yung email natin pwede na rin. Tapos, Facebook, nalagay ko rin dito. Then please, kung nagustuhan niyo yung video na to and buyer kayo or may kakilala kayo na bibili in the future, please paki-like, paki-share and subscribe na rin tong YouTube channel natin. So yun, maraming salamat and ini-invite ko kayo din pala. May mga free test drive tayo. Pero sa ngayon, since bagong-bago pala yung kotse na to, hintay natin by the end of June, dadating na yung horse year natin. Tapos schedule nyo lang, pwede kayo mag-test drive. So maraming salamat and God bless po sa inyo lahat.